Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa mga kapamilya, update ko lang kayo sa mga trending eksena ng MBTM Provinciano ngayong araw ng Lunes. Itong si Ellen mga Provinciano, maagang gumising at naghanda na para makipagkita kay Renato. Ang paalam nito kay Padua ay naasikasuit daw niya ang kanilang mga negosyo. At nagmamadali pa ito, sabi niya baka raw mali siya. Samantala mga Provinciano, itong si Carlo Dalisay ay nagdadalam ati pa rin sa pagkawala ni Aliana. At ito nga, inalala niya ang mga nakaraan nila simula nung magkita sila at makilala si Aliana. Ang unang pagkikita nila hanggang sa ligawan ito ni Carlo Dalisay, hanggang sa ikasal sila at nagkaroon sila ng anak. At pati na rin yung pagkamatay ng kanyang anak noon na ay inalala niya. At sabi niya sa sarili niya, at sinabi niya sa Diyos na bakit daw mga pagsubok na ito ay binibigay niya sa kanya. Ano daw ba ang nagawa niyang kasalanan? Samantala, itong mga grupo ni Carlo Dalisay nag-usap-usap. Sabi nila, siguradong napakasakit ang nararamdaman niya ngayon dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Pero itong si manager ay sinisisi pa rin si Carlo. Sabi niya, kasalanan naman niya ang mga maling desisyon niya. Manager, huwag ka naman magsalita ng ganyan, sabi niya. At sabay umalis na lang itong si manager. Mantala, itong si manager ay kinausap si Lito at tinanong ni Lito kung anong plano niya. Sabi niya, sabi ni Mang Ramil ay gusto niya nang umalis doon sa grupo nila. Kaya itong si Lito ay nag-offer sa kanya, kung gusto mo ay sumama ka na lang sa akin, sabi. At itong si Mang Ramil ay pumayag naman na magtrabaho sa kanya. Sa kabilang banda, si Natilit sa kasi Diana ay patuloy pa rin ang pagpaparusak sa kanila. Pilit pa rin pinapaamin kung nasaan sila kagdalisay. Kaya itong si Renato ay nag-utos upang paaminin sila na ang gagawin niya, sabi niya. Kaya itong si Teddy ay kinuha nila at ipinahiga doon sa may lamesa upang paaminin. May daladala silang pangoriente. Gagamitin nila ito kay Mang Teddy upang torturin at paaminin. Mga natin ang mga titinding isena dyan mga Provinciano. At itong si Carlo Dalisay ay nakita niya nag-uusap si Lito at saka si Mang Ramil. Kaya lumapit itong si Carlo Dalisay dahil gusto niya makausap si Lito. At tinanong nga ni Carlo Dalisay kung nagkaroon sila ng relasyon ni Aliana noon. At ang sagot naman niya Lito, oo, nagkaroon kami ng relasyon. Pero noon, sabi niya. Pero ngayon, tanggap mo na ikaw na ang kanyang mahal at asawa ngayon, sabi niya. Kung ayaw mong maniwala, nasa sayo yan, sabi niya Lito. At isa pa itong katanungan niya ay kung bakit ang pagkakaalam daw ni Carlo Dalisay noon nagpunta doon sa bahay niya upang magpaalam at mag-resign na. Pero bakit daw napunta doon sa firing sila si Aliana? Kaya ang sabi ni Lito, may dumating daw na impormasyon galing sa mga tauhan niya na may nagkaroon ng may mga pulis daw sa firing. Kaya nagpunta sila doon. Pero hindi pa rin malubos na isip ni Carlo Dalisay kung totoo ang sinasabi ni Lito. So yun guys, mga kaganapan at matinding eksena ngayong araw ng Lunes ng MBTM Provinciano. At kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa mga matitinding eksena ng MBTM Provinciano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.